Buwan na ng Marso, buwan na ulit ng mga kababaihan. Pero nakakalungkot isipin na maraming babae pa rin ang naaabuso lalo na sa loob ng kilusan na CPPNPA. Nitong mga nakaraang taon, unti-unti nang nabibigyang linaw kung paano tinatrato ng mga miyembro ng CPPNPA ang kanilang mga recruit na kababaihan. Kaya narito ang ilang pangyayari na nagpapatunay na ang pagsali sa komunistang grupo ay isang malaking pagkakamali. Alam naman natin na may mga grupo gaya ng Gabriela na pinaglalaban ang karapatan umano ng mga kababaihan. Pero bakit tahimik sila sa mga isyo ng panggagahasa sa mga naging miyembro ng CPPNPA? Isa na dito ang pahayag ni Alias Lea kung saan pinapagamit sila ng contraceptive pills sa loob ng kilusan para di sila mabuntis. Ang masaklap pa dito, 16 anyos lamang siya nang siya ay nakaranas ng ilang ulit na panggagahasa. Parehas din ang naranasan ni Alias Zian kung saan ang rason niya kung bakit siya sumali sa teroristang grupo ay dahil gusto niya matapos ang pang-aabuso sa kababaihan. Pero di niya alam, siya mismo ang makakaranas nito sa commander niya. Hindi lamang dyan natatapos. Ilang babae na rin ang namatay dahil lamang naniwala sila sa maling pinaglalaban ng CPPNPA at ng mga front organizations nito. Isa sa kanila si Fenelle Mejia na namatay noong 13 ng Pebrero taong 2020 sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Isa siyang alumni ng isang sikat na paaralan ng bansa. Susunod naman ay si Pamela Peralta na namatay din sa encounter noong 8 ng Agosto taong 2020 sa parehong probinsya. Si Josephine Ann Lapira naman, 22 taong gulang lamang nang mamatay, ay miyembro ng Gabriela. Isa siyang deputy secretary ng naturang grupo sa kanyang paaralan. Ilan lamang ito sa mga pang-aabuso ng mga kababaihan na ginawa ng teroristang grupo na CPPNPA. Pero dahil dito, unti-unti nang nagising ang mga kababaihan. Kabilang na ang mga magulang ng mga na-recruit ng mga front organizations ng CPPNPA. Isang halimbawa na lamang dito ay ang Hands of Our Children Movement. Kung saan isa si Maria Rel Iso Lucena na lumutang para ipahayag na na-recruit ng anakbayan ang kanyang anak na si Alicia Jasper Lucena. At di kalaunan ay di na umuwi sa kanilang bahay. Isa rin sa mga ina na nagbigay ng pahayag ay ang ina ni Tricia Antoniano. Ayon kay Jovita Antoniano, noon pa man sumasali na ang kanyang anak sa mga rally. Pero huli niyang nakita ang kanyang anak noon pang 8 ng Mayo taong 2018 matapos nitong sumali sa kabataan party list. Kaya bilang isang babae at Pilipino na may malasakit sa ating bayan, panahon na para lumaban sa matagal ng pang-aabuso at paggamit ng komunista-teroristang CPPNPA sa mga kababaihan. Para sa kinabukasan ng ating bayan, sabay-sabay nating labanan ang komunista-terorista.